welcome back to our channel. So for today's video, I'm going to tell you the current tips of bunny ears. Isang bunny ear lang yung binili ko before at ang color niya ay yellow. Ito siya oh. Look. Yan, color yellow lang yung nabili ko noon. So ipapakita ko sa inyo yung bunny ear ko before. Ito siya oh. Ang liit niya pa diyan, 'di ba? But now look, ang taas niya na. May bagong tubong anak na naman nga siya eh. Look, eto oh. Yan. And itong mga light green, bagong tubo din sa kanya yan. Lumaki lang. Yan sila. Diba, ang bilis ni dumami. Marami na rin ako sa kanilang napamigay at nalipat na sa paso. Yan, katulad na to at yan. Huwag nyo nga pala siyang hahawakan guys kasi makati yan sa kamay at mahirap tanggalin. So now, mag-soft tayo ng gloves. So, ayan ito. Wala kasi akong ibang gloves. Itong sa food lang yung gamit ko. Dito sa pag-aalaga ng cactus, guys, yung iba nalalagasan or nalalaylayan. Tingnan nyo to. Ito hindi. Yung isa. Ito, yan. Lumalaylay siya, diba? Siguro sa sobrang haba niya na kaya ganun. May nagbigay rin nga pala sa akin nitong dalawang bunny ears dito. Itong color white, yan ang dahil niyang anak, diba? Nakakita niyo. Then ito namang isa, color red or orange ang tawag sa kanila. Ito namang isa guys, color yellow, galing sa kanyang mother. Ang cute no, mukha talaga siyang bunny. Magsimula na tayo sa kanilang care tips. First, ang kanilang sun exposure. Dapat nasa bright shaded area lang siya. Papakita ko sa inyo guys kung saan nakapwesto itong bunny ears ko. Yan, ibalik natin siya sa pwesto niya guys. Dito hindi siya masyadong nasisinagan ng araw at bright shaded area lang siya. Yan. Hindi siya dapat dinadirect sa sunlight pero hindi rin siya dapat nasa lilim lang. Hanap tayo ng mapapayat, papakita ko sa inyo. Pero parang wala namang mapapayat dito kasi puro healthy sila. Ayan o, ang tataba nila, look. Sa mga nalalagasan dyan or napuputulan, papakita ko sa inyo. Kukuha tayo ng isa dito. Dyan, pili tayo ng isa. Natatanggalin natin. Then, itutusok natin siya sa kanyang soil lang mismo. Yan. For example, ito, naputol or nalagas lang. Tutusok lang natin siya dito sa soil. Yan, ganyan lang kadali. Tutusok nilang siya. Then, after mga 1 week, magkakaugat na yun, guys. Make sure nga pala natuyo yung soil, guys. Ha? Dito sa akin, hindi naman sila masailan. May sobra nga pala akong paso dito. Yan. Hiwalay natin yung iba niyang baby kasi mabilis naman siya dumami. Yan, tabi muna kayo dyan at lagyan na natin ng soil itong ating pot. Itong soil na gagamitin natin ngayon, yung minix natin na nakaraan sa last video natin. 30% carbonized rice hull and then 70% pumice. So, pumutol na tayo dito sa mother niya. Hanap tayo nung wala pang baby. Ito. Yan. Pwede na to. I-twist nyo lang siya, guys. Hindi na natin kailangan ng cutter pamputol sa kanya kasi madali naman siyang matanggal. Yan. Ganyan lang siya, guys. Ganyan lang kadali. Then, itanim nyo lang. Ganyan. Ayan, okay na siya guys. Ganyan lang kadali. Nadagdagan na naman ang pot ng mga bunny ears ko. Ayan, padami na sila ng padami. Lalo na't nakahiwalay sila, mabilis silang magkakaanak. May napansin nga pala ako dito na white spot. Ayan. Siguro ito yung kadalasang sakit ng bunny ears. Haalisin ko muna kasi may possibility na kumalat at dumami yan.
mahahawa yung mga katabi niya. Yan guys, so hihiwalay muna natin yan. Mamaya ilalagay ko sa ibang pot. Make sure nga pala guys, yung pagtataniman ng ating bunny ears, yan, dapat yung soil niya tuyo. Yan guys, dapat tuyo. And yung kanyang mother, yung soil ng kanyang mother, dapat tuyo din yung pinagkuhanan nyo. Ayun lang guys, see you next video. Thank you.